Halos isang buwan ang walang NFA rise sa mga palengke ng Metro Manila tulad sa Commonwealth Market sa Quezon City. Kaya mga suki ng murang NFA rice, napipilitang bilhin ang mas mahal na commercial rice. Isipin mo kung kumukuha ka ng 45 na yan, 44 o 32 lang yun eh. Magandang klase naman, maputi kasing puti din naman yan. O, wala rin namang amoy. Nagtaas na ng 150 pesos kada sako o 3 piso per kilo ang commercial rice dito. May malapit naman sa presyo ng NFA rice gaya ng commercial rice na ito na 35 pesos kada kilo. Hindi naman po yung bigas naman tumaas. So ano ang alternative na binibili mo nila? Ayun, yung pinakamababa. Kaya lang mga laon na yan, mga stock na kasi sa bodega. Ganito rin ang sitwasyon sa mga probinsya. 8-10% ng kabuuang populasyon ng bansa o katumbas ng hanggang 10 milyong Pilipino ang kumukonsumo ng NFA rice. Sila yung pinaka-apektado sa tuwing bakante yung mga estante dahil wala ng supply. Ang sabi ng NFA, ang natitirang 1.2 million bags ay nakalaan na sakaling magkaroon ng kalamidad. Katumbas yan ng halos 2 araw na buffer stock. Ito na ang pinakamababang reserba ng National Food Authority sa mga nakalipas na taon. Tumigil din muna ang NFA sa pamamahagi ng NFA rice sa mga palengke sa Metro Manila at ilang probinsya dahil prioridad daw ng gobyerno na mabigyan ng NFA rice ang mga biktima ng kalamidad. Sa Metro Manila area, talagang wala na silang maibibigay. Ginagawa naman ng paraan ng NFA, pina-follow up yung approval ng request for importation. Plus, may mga areas daw starting this month na parang nag-harvest na ng summer crop. Pagtitiyak din ng NFA, sapat ang supply ng commercial rice. Hanggang 2 piso kada kilo lang din daw ang dapat na dagdag presyo. Paliwanag naman ng Intercity Rice Mill Owners and Traders Association, mataas na raw ang benta ng mga trader ng palay na nasa 23 hanggang 24 pesos kada kilo. Low supply and demand naman yan eh. Kung kulang ang supply ng palay, so talagang definitely magtataas sila. Tumataas din daw ang presyo dahil itinatago ng ilang trader ang supply hanggang tumaas ang presyo ng palay. Kaya ayon sa grupo, malaking tulong kung mabigyan ng permit to import ang mga supplier para mabalanse ang presyo sa merkado. Sabi naman ng NFA, nakamonitor sila sa presyuhan. Tansyado naman ng mga nasa industry at saka ng mga taga-NFA kung hanggang saan lang talaga yung pwedeng itaas ng presyo. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.